So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Flipinoisy. Another update na naman tayo, patungkol na naman muli ito sa WPS nating mahal. So, ang video ng ito ay mula kay Melb's Castle. So, meron ito pamagat na China nagpapanik na nagulantang eh. Gulat na gulat sa balitang to. Di makapaniwala sa ginawa ng US. Naku. Ano naman to? Nagpanik, nagulantang? So, yun. This video is from Melb's Castle, so supportahan nyo yan. Origin. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Flipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video nito, China nagpapanik na, nagulantang eh, gulat na gulat sa balitang to. Di makapaniwala sa ginawa ng US. Diyos ko, ano na naman ito, men? So again, Melb's Castle, Flipinoisy. So like, comment, share, subscribe. Flipinoisy, start. Ano naman tayo ng China? Puro panana... Ulit. Pinagbantaan na naman tayo ng China. Puro pananakot. Di na ata mabilang ang pagbabantang sinabi ng Chinese Foreign Ministry. Actually, ikaw 1,000,003 na. Yun, ikaw 1,000,003 na yung pagbabanta nila so far. Pero makakapagbanta pa kaya ulit ang China matapos nito? Dito inaasahan kasing mapipirmahan na ni PBBM ang military Naku. Package na ipapahiram ng Amerika sa Pilipinas. Nagkakahalaga to ng $500 million o may katumbas na bilyong-bilyong halaga ng piso. Kasama papahiram lang. Pero at least na lang meron, di ba? Baka ano na naman sabihin ng ano ha? Ng Amerika, ng China, puro naman sila ano eh, puro pa naman sila pigil, puna, diba? Baka may sasabihin na naman sila dyan. Sa military package ng Estados Unidos ay ang Littoral Combat Warship o ang Freedom Class. May F-16 fighter jet at long-range rocket system o HIMARS. Pag napasakamay na ng AFP ang mga yan, kaya na nating magpabagsak ng anumang Chinese warship Naku. Sa West Philippine Sea. Ano naman kayang magiging reaksyon ng mga Chinese dito? Panigura. Of course, ganito yung magiging reaksyon nila. Oh. Hey Philippines, you are playing with fire. You are provoking us. You don't want peace. Ganyan yan eh. Ganyan yung nakalagay sa script nila eh. Babanggitin nila yung ayaw ng Pilipinas ng peace, nang poprovoke ang Pilipinas. Ang ginawa ng Pilipinas sa Amerika ay parang tawag dyan. China-challenge daw natin yung China. Diba? Pawn lang daw tayo. Yan yung mga script nila, men. So, ikaw 1,000,000 times na yan. So, pagpasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. At magpapanik at magkakagulo naman doon once na mapirmahan na to. Nasa Pilipinas Naku. Na naman kasi si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III at U.S. State Naku. Department Blinken. Secretary Antony Blinken. Lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined, re-examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. So, but we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting nice. Your political situation has become. Oh, grabe yung ngiti niyo. Tatalunin na natin yung China. After nito, magagalit na naman yung China sa atin. Ganun na yung ngiti niya. Back in the States, but I'm glad that you found the time to come and visit with us. Mr. President, thank you so much. Thank you for the, as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. We're very, very pleased to be here. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I think today is... Diba? Tapos sasabihin nila, kalaban yung US eh. Palibhasa, kinaibigan nila yung China eh. Kaya tinuturing na lang nila na kalaban yung US. Genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a
steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic. And we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues and to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. No, of course. Mr. President, let me echo Tony's comments on the warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolence. Yung tipong ano ba guys, sila na nga yung tumutulong sa atin, sila pa yung nagpapasalamat. Diba? Tapos pinapalabas ng kabila na wala daw, US daw yung some kind, ano, mas lalo daw magagalit yung China sa atin dahil sa US. Wala na. Kahit anong gawin natin, galit talaga sa atin yung China. Kasi nga, meron silang gustong agawin sa atin. Yun nga, yung WPS, diba? Wala tayong magagawa dyan. Let's accept the fact that China is not our friend talaga. Okay? Okay ba yun? For those who have been affected by the storm. You know, I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way when you know, I'm working with our colleagues. Sarap sa feeling, no? We're more than allies, we're family. So sana totoo talaga yun, sir. Though, naniniwala naman ako, pero sana sa actual na, mas maging totoo siya, di ba? Or sana walang chains of hearts, chains of minds, yun. We have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. But thanks for your leadership, Mr. President. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building building, strengthening this relationship. So thanks. Thank you. Thank you very much indeed. Nice. I think. Sobrang nice. All of the things that we have done in the previous months has been really to serves really to make all our alliances and partnerships more actually have a working relationship, in the sense that lines of communications have been opened, and it's again we are doing many more things together. I cannot stress enough. Dahil sa Amerika, mas lalong mamumroblema ang China. Paano po kaya ang... naman talaga yung gusto natin eh. Yung mamumroblema sila eh. Pasakupin ang Pilipinas, lalong ng China. O susuko na lang ba ang mga Chinese? Ano sa tingin nyo? I-commento sa baba ang yung salopin. So, yun lang naman, Filipinois. That is from Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman, di ba? Malinaw pa sa klaro yon na yun, trinit talaga tayo ng Amerika, may na more than allies. They treat us family. So sobrang goods ng sinabi no ni Sir. But yun, I know naman na itong pag-uusap na ito or itong video na to or itong press con ba ang tawag dyan, may iiyak na naman dyan. Of course, sino bang iiyak dyan? Eh, syempre, yung best friend natin. Yung China. Best friend, you know. So, of course, iiyak yan. Iiyak yan kasi wala namang ano eh. Wala namang achievements ng Pilipinas na hindi iniiyakan yan. Diba? Anything na parang makakapag boost or makakapagdagdag lakas ng Pilipinas ay iniiyakan talaga ng China. So yun, malas lang nila kasi yung US ay talagang committed talaga no sa partnership or sa alliance between Philippines. So yun, actually sobrang thank you din talaga sa mga officials na to or dito nga sa Amerika kasi yun, pinapalakas din nila yung loob natin. At the same time, tinutulungan din nila tayo. Pati yung sa Karina, di ba? Bagyong Karina victim. Parang naano pa nga siya na just tell us what to, something like that, di ba? So, tinuring talaga nila tayong family, man. So, I know na sometime
may pag-asa, or hindi siya may pag-asa, may pagkakataon talaga na bibirahin ng kabila itong Amerika, ginagawa ng Amerika. Ay, nasa sa inyo na talaga yon kung ano din yung paniniwala nyo. Ano. So, dalawa lang yan eh. Yung pag-isipan natin na masama yung Amerika na kasi ginagamit lang tayo. Or yung China na parang wala. Puro na lang kahunghangan yung pinagagagawa. Like kung hindi natin pipigilan yan ay yung Pilipinas lang yung kawawa, diba? So, nasa sa inyo na lang talaga yan. Basta ako, I'll support the ano, ang balak ngayon ng ano administration patungkol nga dyan sa WPS ano, kasi ginagawa din naman nila ang lahat ng kaya nila para lang malutas nga yan. So yun, ipagdasal din natin yung mga in line of duty na nandun, yung Coast Guard, Navy, yung mga mangingisda, yung sino pa mang nandun na pwedeng maka-encounter sa mga gahamang yan. Ipagdasal din natin sila na sana iligtas din sila. At sana soon maging okay na din itong mga nangyayari ngayon dyan sa WPS. Ano? Tsaka yung dagdag din natin yung sa Sabah, sa Malaysia. Sana ma-ano din natin yun. So, yun lang naman. Mga kanoisi kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Again, that's it. Thank you so much for watching. Pilipinoisi, Mel Castle. So, yeah. Pilipinoisi is out. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisi is out.